Ano-ano nga ba ang mga kalakal na pwedeng ibenta sa junk shop at ano-ano naman ang mga hindi pwedeng ibenta? At bakit ito kailangan paghiwa-hiwalayin? So stay tuned mga kabote dahil sa videong ito ay malalaman. Mga kabote, welcome back to my channel. Sa videong ito ay ituturo ko sa inyo kung ano-ano ang mga pwedeng ibentang kalakal at hindi pwedeng ibentang kalakal sa junk shop. At bakit kailangan pa itong paghiwa-hiwalayin. At sa nakikita nyo, medyo magulo dito sa junk shop at hindi pa natin na iaayos ang mga kalakal. Kaya bago tayo magsimula, pupunta tayo sa kabote natin, si Ron Chang Chang. Pinayagan niya tayo na doon tayo kumuha ng mga sample na gagamitin natin sa video ito. So, tara! Dito na tayo ngayon mga kabote sa Ron Chang Shop. At kasama natin ngayon ang kabote natin na may-ari ng Ron Chang Shop na si Ron Ron. Pwede ba kami mag-girap ng mga gagamitin namin sample para sa video ito ang mga ipakikita namin? Sige, pasok lang ngayon. Salamat sa iyo, Super Ron. So magsisimula na tayo mga kabote. Papakita na namin sa inyo ano-ano ang mga klase ng papel na pwedeng ibenta. Maalala ninyo ay naipakita na natin ito sa mga nauna nating video, pero ituturo namin ulit para sa mga bago nating kabote. So magsimula tayo. So ito ang karton. Ang mga kauri nito ay katulad ng box ng web, box ng TV, sesto, karton ng sesto, at iba't iba pang mga corrugated na karton. Pero hindi lahat ng karton ay makakasama niya. Kagaya ng folder. Ito, isang uri din ng karton. Pero kasama lang siya sa tinatawag na assorted. Ang mga assorted ay ang mga katulad ng envelope, folder, yellow paper, color paper, coated. Ano ang mga kagaya ng coated? Katulad ng mga brochure, pamphlets. Ito yung mga makikintab na papel. Tulad ng mga libro. Pero pwede natin itong isama sa newsprint. Tatanggalin lang natin itong cover niya. Bawa yan, tatanggalin mo yung cover. Pipilasin mong ganyan. O yan, kasama na siya sa newsprint. Pwede mo na siyang isama sa newsprint. Ito, yung mga test paper. Yung mga exam paper na kulay brown. A kulay gray. Yan ang mga newsprint. At ito ang puti. Itong puting papel ang pinakamahal sa lahat ng mga papel. Ito may mataas na presyo na naglalaro sa 8 hanggang 9. Balit ang mga nabanggit natin kagaya ng karton ay 2 piso lang ang 1 kilo at ang assorted ay piso lang ang 1 kilo. Ito namang newsprint ay 3 piso lang ang 1 kilo. Yan ang dahilan kung bakit kailangan nating paghiwa-hiwalayin ang mga kalakal kagaya ng papel. Kasi kapag ka ibinenta lang ninyo ng sabay-sabay, kagaya ng pagsasama-samahin nyo silang ibenta, hindi ninyo ibubukod, ay maliit ang inyong kikitain. Kagaya ng 10 kilong puti, ito ay naglalaro sa 60 to 70 pesos. Balit kapag ka sinama nyo lang siya para maging assorted at hindi ninyo iniwalay-hiwalay, ito ay mabibili lang ng 10 piso dahil 10 kilo katumbas lang ng 10 piso na assorted. So ngayon, alam nyo na bakit kailangan ng paghiwa-hiwalayin ang mga kalakal. So move on tayo sa mga plastic naman.
mabuti, lumipat naman tayo sa plastic. Ang mga plastic na ito ay kinakailangan ding ibukod-bukod sapagkat sila ay magkakaiba at magkakaiba din ang kanilang presyo. Ito ay sibak. Ano ba ang mga sibak? Kagaya nitong galon ng langis, itong mga takip, at itong mga plastic ware. Ito ay kauri ng mga sibak. Sila ay magkakasama. At ano naman yung itim, plastic na itim? Ito yung plastic na itim, container na itim, mga gulong ng mga laruan ng pambata, mga gamit ng mga appliances. So ito yung mga plastic na itim. So dadako naman tayo sa monoblock. Ito ang mga monoblock chair. Ang mga uri niya ay itong mga Durabox. Yung mga nalagyanan ng damit na plastic. Sila ang magkakasama. So yun, alam nyo na ang uri ng mga plastic, kagaya ng sibak, na nagkakahalaga ng 12 to 14 pesos per kilo. Ang itim, 8 to 9 pesos per kilo. Monoblock, 8 to 9 pesos per kilo. At meron pa nga pala kung hindi nabanggit o naisama na plastic. Ito yung plastic bottles o tinatawag nilang PET. So tara, punta natin. Ito yung tinatawag na PET o plastic bottle ng mga soft drink. Ang itsura nito kapag ka ibibenta ninyo sa amin ay ganito. Ito ang itsura niya. At gagawin naman ng junk shop ay nililinisin niya. Kaya namin nililinis, binubukod ang mga takip. Ito yung kanya mga takip. Kaya namin siya nililinis ay para mapataas ang presyo nito. Kasi pagka ganito nyo lang sila binenta, nagkakahalaga lang siya ng 8 pesos per kilo. Pagka siya ay nalinis na, nakagaya ng ganito, sa nakikita ninyo lang isa ko, nagkakahalaga na siya ng 12 pesos per kilo. So nakita ninyo kung gaano ang pagkakaiba nila, kaya kinakailangan natin silang ibukod. Ang mga nabanggit at babanggitin pa ng mga presyo at mga uri ng kalakal na pwedeng ibenta at hindi pwede ibenta ay base lamang sa aming lugar at sa mga kalapit na malalaking junk shop. So mga kabote, lilipat na tayo sa iba-iba pang mga kalakal na pwedeng ibenta sa junk shop. Kagaya ng bote ng mantika, bote ng alak, emperador. So itong mga napipili ngayon dito sa Metro Manila na bote. Yung iba kasi wala pa tayong buyer niya, no, deliver, no, kumukuha ng mga ganyang bote. Kaya ito pala ngayon ang kinukuhang bote. Dadako naman tayo sa mga bakal. Kabakal. Tulad ng mga sira yung electric pan. Pero dapat sa susunod, tatanggalin yung mga butol. Pakikita naman namin yun sa mga susunod. Sa mga tinatawag na special na kalakal. Abangan nyo yung susunod naming paliwanag doon. O, lipat naman tayo dito sa mga tin can. Itong mga tin can na ito, aluminum tin can, ay nagkakahalaga ng 20 pesos per kilo pag magbebenta kayo. Mga aluminums. Yan, aluminum. Mga sarili niyang aluminum. Ayun na. Ito. Yan, mga aluminum yan. Aluminum o kaldero, tinatawag nila kaldero. Itong kaldero ay iba ng presyo sa aluminum. Itong kaldero ay 20 lang ang 1 kilo. Itong aluminum ay 30 1 kilo. At itong stainless. Ito stainless. Ang stainless ay mataas ng konti. Ay 12 pesos per kilo. Ang stainless ay yung mga makikintab na bakal na hindi kinakalawang. Lipat naman tayo ngayon dito sa yero. Pero yung naipakita namin sa inyong yero sample ay nakakabit pa. Kasi yung mga yero na pakikita sana namin sa inyo ay
diniliver na ni Kaboteng Ronron. Lipat naman tayo dito sa tinatawag na malutong o yung reject. Ito itsura, tingnan nyo. Siya. Oh, yung mga kahan ng TV. Ito, ayan, computer. Malutong to, malutong. Ito yung mga napagkakamal ng plastic. Pero ito yung tinatawag na malutong o reject. Iba siya kung mababa ang presyo niya sa mga plastic. So, lipat naman tayo sa pinaka-espesyal at paborito ng lahat na kalakal, ang tanso. Tara, kuha tayong sampol. Nilabas na ni Kaboteng Ronron. Dilibad na. Aplong. Ito ay Class B. O yung solid. Mataas ng konti ito sa klase. Ito naman ang Class A. Yung Class A natin ay makintab, hindi siya maitim. Ikagaya nitong Class B, solid pero maitim. Itong A makintab, mas mataas. Ito ang pinakamataas sa tanso, Class A. At ito yung panghuling klase ng tanso. Yung Class C. Class C. Ito pa yung mga kauri niya, yung mga copper tube. Kung bakit binabanggit ko sa inyo ang classification nito ay dahil pinakamataas na presyo ang Class A. Hindi ko na sa inyo babanggitin ang presyo nito dahil mabilis magbago ang mga presyo ng tanso. Naglalaro ito, taas pa ba? Hindi lang mga wire ang nabibilang sa tanso. Merong isang tanso na mas mababa pa sa tansong sinabi natin kanina. Ito ang tansong dilaw. Nagaya nito, ito ay tansong dilaw. Nagaya ng mga valve at mga padlock at iba't iba pang mga kauri nito. Katulad ng paliwanag namin sa inyo kanina, makikita ninyo, meron pa siyang baklasin. Switch o baklasin. Ito, kapag tinimbang ninyo, sa jangshaft ay bababa pa ang uri nito dahil kinakailangan siyang tanggalin o baklasin. Ito ba ang halaga niya o ibibilang lang ng jangshaft sa bakal, mga Kaboti? Narito na tayo ngayon sa huling parte ng ating video. Kanina na ipakita na namin sa inyo kung ano yung mga nabibili. Ipapakita naman namin sa inyo ngayon yung mga hindi nabibili. Katulad itong mukhang PET bottles pero siya ay matigas kaya siya reject. Katulad itong bote ng Stiko, dito nabibili dahil wala akong buyer. Katulad ng PET pero marumi. Marumi. PET marumi. Plastic na may lamang pintura. Yung stand ng electric fan, dito nabibili dahil ang material nito ay halong plastic at halong carbon. Tulad itong basket, dito nabibili dahil ito ay gawa sa goma. Good, goma. Itong PVC, dito nabibili dahil ito ay PVC white. Mga nabibili lang yung mga PVC blue at PVC orange. Yun, no? Itong mga screen, di nabibili yan, screen. Itong plastic na may gulong na goma, kasi hindi nabibili kasi may goma. Itong fire extinguisher, hindi ito nabibili kasi sumasabog to, delikado. Styrofoam, hindi rin ito nabibili sapagkat wala siyang buyer. So yun, ay paliwanag ko na sa inyo kung ano ang mga uri ng kalakal na hindi nabibili at nabibili at bakit kailangan itong pagtiwa-tiwalayin. Isipi, samantala muna tayo magpapaalam. Kung meron kayo natutunan sa ating video, please subscribe and hit the bell. So kami ay magpapaalam muna pansamantala. Bye.